So, welcome kayo sa YouTube channel natin, guys. Ito yung pag-DIY at paunti-unting pagtatayo ng bahay. So, kung mayroon kayong plano mapagawa ng bahay at may maliit na kayong budget, pwede nyong gayahin yung ginagawa ko. Paunti-unti ang pagtatayo ng bahay. So, sa nauna kong mga video, may mga idea ako doon kung paano ko inumpisahan yung pagtatayo ng bahay mula sa foundation, mga poste, mga loblak, at kung magkano yung kailangang budget. So, pwede nyo silipin sa mga una kong video. Pero yung gagawin natin ngayon ay assemble na natin yung mga trusses natin. Yung mga rafter, si parlens. So, umpisa na natin yon. So, doon sa una kong video, sinabi ko doon kung bakit ko nilagyan to ng mga pako. So, pakisilip nyo na lang doon kung bakit mayroong mga pako yung itong rafter natin. Ito ang magkabila nating rafter. Dito sa kabila. So, ayan, may mga pako na. So, inuna ko ito kasi kung tinaas ko itong hollow block hanggang dito. So, may rapid tayo magpako. Ayan, may mga pako. So, diyan, may pako rin dito. So, may harapan tayo. Kaya, tsaka natin ito itutuloy kung matatapos na taton natin as symbol yung mga siparlens at saka mga rafter dito. Yung mga trusses natin. Tsaka natin buhusan yung mga puste na ito. Tagdagan natin ng anilyo. Okay. So, yan. Titingnan natin kasi dito lalagyan pa natin ng salo to. Dito banda. So, magmula rito, lagyan natin salo papunta dun sa kabila. Para pag naglagay tayo ng rafter sa gitna. Yan, rafter sa gitna. Meron sa salo siya rito. So, yun yung gagawin natin sa ngayon. So, meron ako ditong pinutol na 2x6 din na pabalagbag para maging salo sa mga rafter natin. So, ayan. Ito yun, sinasabi ko. So, ito yung maging salo natin. So, ayan. Bali, naukaan ko na siya. Ayan, naukaan ko na siya magkabilaan. Kasi, nakaklibit itong rafter natin. So, dapat mayroon din siyang uka para lumapat dito sa rafter natin. Okay. So, dito sa kabila, meron na rin yan. Iuka na rin natin yan. So, dito natin ilalagay banda. Dito sa may biga na to. Yan. Dito natin ilalagay para pwede natin tukuran siya mula dun sa dulo, sa gitna, tsaka rito. Itutukon natin dito sa salo ng rafter natin. So, parang ganun. Yan. May tukod siya. Okay. Yan. So, yan guys. Yun muna yung gagawin natin ngayon kasi nagtatagulan na. Kailangan mabubunga na natin to. So, tingnan nyo kung paano kung gawin pa to. At ipapaliwanag ko sa inyo ang ilan pa mga detalye. Maganda to kasi step by step ito. Kahit wala kang skill, basta nasusundan mo yung mga tutorial ko, pwede nyo gayahin. Okay, kahit ganito lang sa pag-assemble na mubong. So, itong kuha natin, itong mubong dito, gawin natin itong firewall. Naka-firewall to. Ito yung pinakamatibay na mubong pag naka-firewall. So, ito, nakaangat yung hollow block rito. So, dito, iangat pa natin yung hollow block. Papunta ron. Yan, ganyan. So, para firewall siya. Kahit anong lakas ng bagyo, hindi niya matitibag yung bubong natin kasi may nakaharang na hollow block. Ganun din dito. Sa kabila. So, iangat din natin to. Hanggang dito. Para pumantay dito sa kabila. Okay. Yan. Pag na hollow block na natin, buwasan na natin lahat ng mga poste. Sabay-sabay na yan. Hanggang doon sa kabila. Sabay-sabay na natin. So, mas maigi-assemble muna natin to
para hindi tayo mahirapan. Sana, sabi ko na, mahirap kasi gawin ito kung nakaangat na yung wall natin, yung mga lublocks. Kaya mas maigi gawin muna natin to. So hindi to talaga ginagawa ko, pinairwall ko talaga to. Hindi ko in-extend dito yung bubong o dun sa kabila, in-extend ko rin dun sa kabila doon, kasi ito talaga matibay kung matagalan na bubong. Tulad ng mga naka-usli rito ng mga bubong, pag bumagyo pwedeng iangat. Kaya firewall ang gagawin natin. So, pakita ko muna sa inyo. So, mahirap ikabit ito kung ikaw lang mag-isa. Kasi mabigat ito eh. Kailangan mayroong antimbang doon. So, ang gawin nyo, talian nyo muna sa kabila. Ayan. Kahit nakapatong muna. So, dapat may patungan din. Tulad ng ginawa ko, nakapatong muna siya rito. At itinali ko siya doon. Ayan. Pag natali ko na doon, saka ko naman iangat dito sa kabila. So ganyan, tali mo doon, siyempre nakababa pa rito. Pag natali mo na doon, saka mo ito iangat ito. So ayan, saka mo na lang siya adjust na higpitan kung natali mo na magkabilaan. So tulad ng ginawa ko. So ayan yung clibby niya. So ayan, sakto yung clibby na ginawa natin. Pwede natin pakuhaan dito na kasibit sa kabila. Tsaka natin lagyan ng toko dyan, mga tatlo. Ayan, toko sa gitna. So ayan, pagkatapos natin higpitan yung tali natin, pako natin magkabilaan. So dito rin sa kabila, kabilaan yan, ayan. So ayan, magkabilaan. Ganun din sa kabila gagawin natin. Ayan. So dito sa baba, sinibit ko rin, tatusok papunta dito. Ayan, may pako dito. So tatlo sa dalawa, tatlo. Ganun din ang gagawin natin doon sa kabila. So napako na rin yun. Huwag na natin puntahan kasi may harap munta ron. Ang susunod na step natin na gagawin, itong rafter, pantay na natin doon. Pantay natin dito sa biga na to, sa wall. Sukatin na natin, tapos ililibel na natin. So pakita ko ta sa inyo, punta tayo doon. So ito yung dulo noon. Punta tayo sa baba, pakikita natin sa inyo kung paano ko yun gagawin. So dito na tayo. Okay. So ang gagawin natin, sukatin natin 'to dito sa biga, mula dito sa biga. So tingnan natin ah. Okay. So yan, isunggo lang natin siya dyan, bangga lang natin siya. Tapos papunta rito. So yan, 92. Guhitan natin. O, may guhit na rin to. Yan, may guhit na. So pag naguhitan natin yan, naguhitan na natin siya, ililibel natin. So ganyan. So yan, ililibel natin siya. Yan, yan. Okay. Ganon din yung gagawin natin dun sa kabila.
Yung sukat din noon is 92 rin. So ganun yung gagawin natin. Pagkatapos yan is pakuhan natin siya. Okay, yan may pako na. Pako na siya. Lagyan mo siyang allowance na mga 1/4 to 1/8. Yan, may allowance. Ganun din dun sa kabila. Pagkatapos niyan, dahil libil na naman yung biga natin na to, kalibil na naman to at nakapatong lang siya dun. Ganun din dito, nakapatong lang din. So, yan. So, automatic dapat libil na rito. Pero tingnan pa rin natin. Subukan pa rin natin. Ilibel. So, tingnan na natin yung allowance. Tingnan natin yung allowance niyan. Yan. Okay. Tapos, tingnan natin yung tubig. So, ayan yung tubig. Nasa gitna naman siya. Medyo malabo. Yan. So, halos libel naman siya. So, okay na yan. Pwede na natin ilagay yung rafter sa gitna. Pwede na natin ilatag dito. So, may guide naman tayo. Kunin lang natin yung gitna ng dito. Tsaka doon sa gitna. Kunin din natin yung gitna doon. Tapos ilagay natin yung rafter sa gitna. So, baba muna tayo. Lalagay natin yan. So, ito na guys yung rafter natin na lagayan natin. Okay, lalapat lang natin to. So ipakita ko muna sa inyo kung paano ko to ginawa. So ang gagawin nyo muna bago nyo ilagay itong rafter, lagay muna yung tali. Ayan, ito yung mag-guide nyo papunta dun sa kabila, sa kabilang rafter. Ganun din sa taas. Ayun, may tali rin doon, no? Tangsi. Yan. Tapos doon din may tangsi din tayo doon mula doon sa kabilang rafter hanggang doon sa kabila. Okay, para yan yung magiging guide natin para maging pantay sila. Pantay sila nitong magkabila ang rafter doon. Papantay din sa yung gitna para pantay yung bubong natin. Paglatag natin ng sipar lens, so pantay yung sipar lens natin. Hindi mababa sa kabila. Mababa sa kabila, hindi kaya mataas sa gitna. So, lagyan natin ng guide. Ang ganyan. So, ito. Naukaan ko na siya. Yan. Ganun din sa kabila. Para lang siya pumantay rito. So, yan. Ganun din sa kabila. Ayun. May uka na rin yun. So, tingnan natin. Okay, so ayan, lapat na lapat siya. Ayan, doon sa kabila. Okay na rin yun. So, pwede natin ipako. Pakuhan na natin to. So, para mas matibay, lagyan natin na ito ng 2x2, pa ganyan. Tapos ipako rito, saka rito. So, ayan. Ganun din doon sa kabila, lagyan din natin yun. So, ayun. Ayos naman siya, nakapantay naman. Diyan din sa kabila, yung tangsi natin, nakapantay din naman. So, doon sa taas. So, ganyan lang. Pwede na natin siya pagpapakuan. So, ginitna ito, gitnang gitna ito. Yan, kinuha ko yung gitna niyan. Yan. Okay. Para malatagan natin ang sipar lens. Yan. Yan. So, subaybayan nyo pa. Okay. Ito lang muna yung i-upload ko. Susunod ko ng mga video. Lalagay na natin yung sipar lens dyan. So abangan nyo ang step by step na paggawa ko ng bubong na to. Ito yung pinakamatibay na bubong na gagawin natin dito. Basta basta matitibag ng bagyo kasi naka firewall to. So ayan, naka firewall sya. Ayan. Tapos ayan, ayan, iangat natin dyan yung aloblock. Ganyan sa firewall lang dito. Pag nasimula natin mga sipar lens, saka natin iangat yun, yung mga loblock. Saka na natin bubuhusan din yung mga poste. So, wag nyo kalimutang i-like yung video natin guys.